Sarado, kuya. Mga gat. Wala si Tatay Byron. Dito. Wala pa. Ayan, nandito si Tatay Byron, nagliliwaliw. Oo nga po. Nakakalakad na siya. Tatay Byron, good morning. Ang bilis na. Kumusta po? Galing po. Nagaling ho kami sa bahay niyo, walang tao. Nakaalis mo lang noon. Nakaalis mo lang. Wala si na Ate Lena. Nandun sa bayan. Tuloy na yung pag-ano niya. Panindan niya. Araw-araw na siya nagtitinda. Opo. Maganda. At least nakakapaghanap buhay na. Oo. Kumusta na po? Ito po, lalakad-lakad para ma... Ano naman yung buto ko, masanay siya. Minsan niya po, ginaganito ko na lang po maglakad eh. Ganyan. Ibig sabihin, gumaganda ang ating ano? Opo. Kalusugan. Nakakapag-tricycle ka na daw. Opo. Kaya mo na. Pero baka ano yung paa mo, tatay? Hindi ko naman po yung pinapadyak. Pinaano ko lang eh. Pinatatakbo ko muna bago na ano na siya ano tresira o primera. Primera. Kumusta ang ating gamot? Pagpapacheck up, nagpunta na kayo? Hindi pa rin pa nakapunta. Hindi pa? Opo. Pinuntahan pa lang nila ate yung doktor dyan sa Sabang, yung ano nila doon, yung pinakamataas ang ano, specialista. Tinanong nila kung anong araw yung check-up ni Dr. Pame. Sabi kay ate, magtitiks na lang daw. Ang gusto rin naman ng ni Linlin, magpa-check-up muna kami dyan sa Bordeaux. Pwede naman daw. Kaso lang, paano naman ako malalaman ng doktor ko na nagpa-check up ako? Oo. Kasi yun din po ang kailangan nila, yung malalaman nila na kung ano na ang kalagayan ng buto ko. Anong po? Para ma-check kasi sila yung talagang espesyalista na sa buto sa inyo. Kaya kailangan sa kanila ka din magpa-check up. Lunes po, gusto namin magpunta. Kaso lang, nagpa-duration dito, yung grade 6. Sabi ng misis ko, baka sunod na lang na linggo. Sabi ko, lagi na lang sa sunod na linggo. Oh, sabihin mo kay Ate Lena, kailangan na follow up kayo. Habang hindi pa siya ganun kabisi. Kasi pag once na hinahayaan, makakalimutan yung check-up nyo. Para magkaroon tayo ng idea kung ano yung susunod na pwedeng maibigay sa'yo na recommendation or gamot. Pero good news ito, na kaya mo na talaga maglakad-lakad. Ayan si Tatay Byron, kayang-kaya na. Ang galing, no? Naangat ko na nga po eh. Naangat mo na? Dati po ihawa ko kung ganun. Ngayon ganit na po. Lagi kang inaano pag nagigising ako. Maganda pag ganitong oras, maaga pa. Try mong maglakad-lakad. Para kahit papaano mabilis yung ano, yung muscle mo maibalik sa dati. Kasi ito maliit na to dati, tatay. No? Lumiit siya. Mati na ngayon yan, bumabalik na yung mga binti ko kasi dati ang liliit para na walang laman. Oo nga. So, kumusta ang mga anak mo na sa school? Nandito po, yung isa nandun sa Giwan, sumama sa ano. Layo ah. Nagpipintura ng simbahan. Ah, may trabaho na siya. Opo. Sa sunod, ikaw nang makakapagtrabaho niya. Siya na nga po. Oo, para ano, ma-income ka na din, kayong dalawang mag-asawa, makaipon na. Sige nga, tatay. Gusto namin makita yung pag-walking mo dito. Siguro dito sa gym, tatay. Para hindi mainit. Ayun. Sana si Tatay Manny, tatay mo, no? Makalakad na din. Ang dali. Ano yung sinasabi mong inaano mo lang yung saklay mo? Susungkot lang po. Ganyan. Mo ano na. Malakas na yung muscle natin sa paa. Ayun, galing naman. Hindi ko lang po pinitir siya baka. Oo, dahan-dahan lang. Nasanay ko lang po na para unti-unti mawala yung saklay ko. At sa susunod niyan, hindi ka na magsasaklay.
Sana nga po. Pero kailangan mo magbalik sa doktor para matingnan ka ulit. Ha? Isa sa bilyaran. Ah, may bilyaran doon. Tumatambayan ko doon. Tumatambay kayo. O, kasi sa bahay nyo mainit. Opo. Okay na din na nandito kayo sa labas. Kumusta tatay yung pag-inom mo ng Ensure? Yun nga po, siguro yung parang nagbibigay po ng lakas ko siguro sa paa kasi nung hindi ako umiinom. Pero siguro kasabay na rin siguro yung pagaling nito ng mga bato ko eh. Kasi nung hindi ako umiinom ng katas, parang wala yung walang nag-i-improve. Oo. Pero yung dalalin nyo, yung Ensure, maubos ko, parang lumakas ko yung buto ko, parang tumibay ba. Talagang kailangan nyo yun para tuloy-tuloy yung pag-recover ng katawan nyo, yung mga buto nyo. Wala ka na hong maintenance? Wala na po. Kahit ano, wala ka nang iniinom? Wala. Maliban lang po sa ano dito, yung nag-check up nung nakaraan linggo, may binigay sa akin na vitamins. Ah, multivitamins. Opo. Yun lang po, iniinom po tuwing gabi po. Pero wala ka nang nararamdaman ngayon? Wala na po. Yung paa, hindi na kumikirot, tatay? Hindi na po. Okay na? Hindi na po. Ayun, tuloy-tuloy na yan. Pagdaling ni tatay ba yun? Minsan niya po, sarap na po ng tulog ko. Hindi ka din katulad ng dati na kumihiyaw ako sa sakit. Oo. Hindi ako makatagilid. Hindi na kayo napupuyat. Saka kapag sarili na po, kapapunta sa CR, maligo, nati-rati po. May katuwang ako sa pagligo. Ano po ang sekreto niyo? Siguro po sa sekreto ko po siguro sa pagtawag ng buong may kapal po siguro. Kasama po panalangin. Panalangin. Dininig niya yung ating mga dasal, tatay. Tsaka ang dami hong na-touch doon sa kwento ng buhay niyo. Hindi pa kayo makatayo. Ang daming nagdasal po sa inyo, tatay. Kasi pag may nagpupunta sa bahay, sabi sa akin, kung pare ko man pare, sabi niya, maglakad-lakad ka na, namimisan namin yung pupunta natin doon sa bayan, sa bukid. Ito po yung pinapabigay ni Tita Mel, yung Ensure Complete, para mas lalong lumakas po kayo. Thank you po, Tita Mel. Lakas po, ibigay niyo. Maraming salamat po. Opo. Abo, tatay, sa pagkain niyo, magana na kayo kumain? Opo. Ano po yung ano niyo, yung usual na kinakain ngayon? Wala na pong pili. Wala nang pili. Hindi katulad po ng dati na. Ano lang yung isda na may sabaw? Oo. Ngayon, kahit ano na, gulay. At salamat po sa ating mga sponsors na nagdasal, nagbigay ng financial support para kay tatay mula po nung start po natin siyang na-vlog na sobrang hirap po ang kanyang kalagayan. Dito po natin makikita kay Tatay Byron na ang ating Panginoong Diyos ay gumagawa ng paraan. Basta patuloy lang ang ating panalangin at pananampalataya sa kanya. Yun po yung naging kalakasan at naging way ni Tatay Byron na mag-continue ang kanyang recovery, ang pagaling niya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Pwede niyo po i-share itong kwento ng buhay niyo sa simbahan. Kumbaga, testimony ng buhay niyo na nagkaroon kayo ng second chance at the same time, panibagong hope at pag-asa para sa pamilya. May pinapaabot pong pagmamahal sa ito, Talili Kralit. Pandagdag niyo na lang po ito para mas lalo kayong lumakas sa pagkain. Pwede kayong bumili ng mga prutas, Emmanuel Gulay, no? Isda, para mas lalong lumakas. 2,000 po ito galing kay Tita Lily Kralik po. Maraming salamat po, Ate Lily, sa binigay mo sa atin na tulong po. Malaking bagay rin po ito, pambili ng pagkain, bahay po. Maraming salamat po sa inyo po. Amen. Lalo na po kay Sir Pulis. Kapuling maraming salamat po. Opo, tatay, wala pong anuman. You're always welcome. Ayan po, Kaponing. Happy tayo sa pagbabago ng buhay ni Tatay Byron. Sa susunod na pagbisita natin, for sure, mas lalong magiging malakas si Tatay. Basta doble ingat. Maraming salamat po kay Tita Lily Fralik, kay Tita Mel,
sa lahat ng ating mga Kaponi family sponsors. Thank you po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye, Kaponi.